alam nyo, tayo mga seaman, may pangangailangan din tayo sa mga babaeng ito na ito lamang ang makapagbibigay. Kailangan mabuhay uli ang dugong dumadaloy dyan sa ibaba ninyo. Ano, pabibinyagan ko na ba kayo sa kanila? Handog ng DZRH ang duda sa kanyang panahon. Mahirap ang trabaho ng isang OFW. Isa na rito ang seaman. Napipilitan silang malayo sa kanilang asawa o minamahal para lamang makapaghanap buhay. Pero dahil sa sobrang pangungulila sa pamilya, mayroong iba na naghahanap at natutukso sa palandaliang aliw. Makabubuti ba kaya ito sa iyong sarili at sa iyong pamilya? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Sally sa ating dunang sa kanyang panahon. Ganun ba, Helen? Ayaw sa akin ang mama mo? Oo. Alam mo naman eh, galit mo sa seaman dahil nga kay Papa na nag-jump ship para sumama sa ibang babae. Kaya huwag ka nang pupunta sa bahay namin. Dahil sigurado ako, magpaparinig lang sa'yo, mama ko. Pero hindi naman lahat ng seaman katulad ng papa mo. Alam ko. Pero mahirap nang magpaliwanag pa kay mama. Hindi siya nakikinig. Basta para sa kanya, hindi magiging mabuting asawa ang Helen, mga seaman. Helen, handa kong patunayan sa kanya na mali siya sa kanyang iniisip sa akin. Sunny, naniniwala akong mabuti kang tao. At alam kong mahal na mahal mo ako. Huwag mo nalang pansinin si mama. Basta, tuloy pa rin ang relasyon natin. Kahit natutol pang mama ko, itatago na lang natin ang lahat. O sige, payag ako. Eh, siya nga pala. Third year ka na sa susunod na pasukan. Magte-training ako sa barkol ng isang taon. Ibig sabihin, isang taon tayong hindi magkikita. Iniisip ko pa lang, parang nanghihinaan ako. Huwag kang mag-alala. Isang taon lang naman yun eh. Sunny, huwag mo sana akong kakalimutan pag sampa mo ng barko. Oo, mahal. Basta't magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita pagtataksilan o ipagpapalit sa ibang babae. John, ikaw pala. Ano? Kumusta ka na? Ayos na ba pakiramdam mo? Hindi ka na nahihilo? Medyo okay lang ngayon ang pakiramdam ko. Nasa pier na kasi tayo. Alam mo, Sunny, sa totoo lang, no? Nawiwirduhan ako sa iyo, eh. Ha? Kasi magdadalawang buwan na tayo nasa barko. Pero hindi ka pa rin sanay sa paglalayag. Alam mo ba, may sinabi sa akin nung si third mate eh, na hanggang hindi ka sumusukan ng kulay green, hindi ka masasanay sa paglalayag, lalo na kung maalon. Talaga, John? Oo, pre. Ako nga, isang linggo pa lang ako dito eh, sumukan na ako ng ganun eh. Kaya nga nawiwirduhan ako sa'yo dahil hanggang ngayon, hindi ka pa rin sanay. Ewan ko. Siguro, nakakadagdag na rin yung pag-aalala ko sa girlfriend ko. Kaya ganitong nararamdaman ko. Ganon? O dyan, palapit sa atin yung si third mate. Oh. May kasama siyang tatlong magagandang babae. Sir, may kasama siyang mga akyat barko. Nates! Sir, pakikilala ko kayo sa mga bisita nating babae. Siya si Alexandra. Hi! Siya naman si Amy.
At siya naman, si Yana. Hi, boys! Ladies! Sina naman, sina John at Sunny. Oh, hi, girls! Hi. Mga OFW sila na nagtatrabaho dito. Andito sila para samahan tayo. At magbigay na rin ng ligaya sa atin. Tama si Kevin. Nandito kami para mawala ang lumbay na nararamdaman nyo. Pwede, sagot ko na sila. Kayo na ang bahala kung paano nyo sila i-entertain. Eh? Sure, Kevin! Mates, mapit kayo sa akin. Bakit po, sir? Kalikan nyo, ha? Huwag nyo kong ipapahiya. Eh, teka, sir. Ano po bang gagawin namin? Oh, huwag mo sabihin sa akin na hindi mo pa alam. Sunny, kaya sila nandito para magbigay ng aliw sa atin. Aliw? As in sex? Ah, hindi. Magnonobena tayo. Ano ka ba, Sunny? Sandali. Virgin ka ba? Hindi na po. Alam nyo, tayo mga seaman, may pangangailangan din tayo na ang mga babaeng ito lamang ang makapagbibigay. Kailangan mabuhay uli ang dugong dumadalo dyan sa ibaba nyo. Ano? Pabibinyagan ko na ba kayo sa kanila? Hmm? Ang exciting yan, sir. Gusto ko yan. Ano, Sunny? Game ka na ba? May girlfriend ako sa Pilipinas. Uy, ano ngayon? Hindi mo na nahihiwalayan yung girlfriend mo eh. Maghahanap ka lang ng panandaliang aliw. Ano? Ayos na ba? Ayos na, sir. Hmm. Sa akin na si Alexandra, ha? Kayo, ladies, bumili na kayo kung sino ang gusto nyo sa kanila. Akin si Papa John. Yung, tama-tama. Gusto rin kita. Akin ba si Sunny? Ano, gusto mo na bang? Gusto mong paligayahin kita ngayon? Sige, Yana. Na-excite na ako. Oops, huwag kang masyadong lumapit. May sipon ako eh. Ano ka ba? Wala akong pakialam kahit na mahawa pa ako. Sige, payakap na nga sa mahal ko. Na-miss kita. Miss kita. Grabe, hindi ko wala nagpasabi na uuwi ka na pala. Eh, kasi gusto kitang surprise-ahin. At saka ang bilis ng isang taon, di ba? Teka, tumutulusin po ko. Sandali, kukunin ko lang itong tissue sa bulsa ko. Siguro kasi, puro trabahong inaatupag mo kaya humihina ang resistensya mo. Dapat nagpapahinga ka. Eh, simula kasi nung nagbarko ako, naging mas sakitin ako eh. Hindi nga ba, naikwento ko sa'yo. Dati, muntik na akong mapauwi dahil madalas akong tabla ng sakit. So nga pala, may mga pasalubong ako sa'yo. Ito, imported chocolates at itong teddy bear na nasa paper bag. Ito. Thank you, Sunny. Oh, halika, pasok ka muna sa loob. Sunny, pinagtimpla kita ng calamansi juice. Kailangan mong uminom ng sagana sa vitamin C para lumakas ang resistensya mo. Salamat po, tita. Puti na lang talaga't umuwi ka na. Kasi itong si Helen, madalas umiyak nang wala ka. Nami-miss ka raw niya palagi. First time po kasing nagkahiwalay kaming dalawa, kaya nahirapan po ako mag-adjust. Eto nga, Sunny. Madalas kong sabihin dito sa anak ko, masanay na siyang maalis ka. Sinasabi ko rin sa kanya na talaga maraming sakripisyo ay binibigay ng misis ng isang seaman. Tita, papayag po ba kayo sakaling alukin ko na ng kasalang anak niyo ngayon? Kung ano ba ang desisyon ng anak ko, nire-respeto ko yun. Buti naman po,
tanggap niyo na ako para kay Helen. Ako kasi, kung saan magiging maligayang anak ko, abay doon ako. Eh, Sonny, seryoso ka ba talagang pakasalan mo na ako? Mukha ba akong hindi seryoso, mahal? Pero di pa patakaran ng pagiging seaman na bawal mag-asawa kapag mate ka pa lang? Eh, pwede namang secret marriage eh. Magpapakasal tayo nang hindi pinapaalam sa eskwelahan ko. Oh, anak, anong desisyon mo? Papayag ka na ba sa inaalok sa'yo ng boyfriend mo? Helen, pinapangako ko naman sa'yo na mamahalin kita ng buong tapat. At kahit kailan, hindi ako gagawa ng bagay na maaaring makasakit ang damdamin mo. Ikaw lang ang buhay ko. At ikaw lang ang gusto kong makasama for the rest of my life. Hindi ka magsisisi kapag tinanggap mo ako bilang asawa. Please, Helen, marry me. Sunny, tinatanggap ko. Magpapakasal ako sa'yo. Ano, mahal? Masaya ka ba ngayong honeymoon natin? Siyempre. Parang may sinat ka. May sinat ka nga. Pinagod mo kasi ako eh. Aba, at ako pa sinisi mo ha? Hindi nga, seriously. Napapansin ko, madalas kang nagkakasakit. Magpa-check up ka kaya sa doktor. Gusto mo samahan pa kita? May simpleng sinat lang ito. Hindi na kailangan pa magpa-check up. Hindi eh. Tsaka Sunny, nag-worry ako dyan sa tumutubo dyan sa balat mo. Bakit? Nakakadiri ba? Hindi. Hindi ako nandidiri. Pero kasi yung mga pulang patsi-patsi dyan o sa katawan mo o. Hindi ba bungang araw lang yan? Hindi. Kakaiba eh. Ha? Ah, basta, aalis tayo bukas. Sasamahan kita magpa-check up sa doktor. Kailangan mong gumaling. Kasi baka maka-apekto yan ng malaki sa pag-aaral mo. Graduating ka pa naman. Maupo muna kayo. Thank you. Ano, Doc? May resulta na po ba kayo sa test na ginawa ninyo sa asawa ko? Mr. C, may tanong lang ako, ano? May instances po ba na gumagamit kayo ng any kind of illegal drugs na ini-inject? No, hindi ako addict, Doc. Oh, I see. How about nakipagtalik ba sa iba bukod sa inyong... Sandali. Ano po bang findings niyo? Ano po ba sakit ko? Mr. C, huwag kayong mabibigla kasi ayon dito sa resulta ng inyong lab test, may positive po kayo sa HIV. Helen? Mayo ka sa akin. Teka, magpapaliwanag ako. Sige! Sige! Paliwanag mo sa akin! Paano ka nagkaroon ng HIV? Huh? Magtapat ka nga sa akin! Nakipagsiping ka ba sa ibang babae nung nasa barko ka? Huh? I'm sorry. Abo, akala ko faithful ka sa akin. Pinakawakan ko yung promise mo sa akin na hindi ka gagawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ko. Pero ano to? Nagkahiwalay lang tayo ng isang taon. Pinagtaksilan mo na ako. Helen. Pinagkatiwalaan kita, Sunny. Pero sinira mo, tiwala ako sa'yo. Nagsisisi na ako. Magsisi ka man, huli na lahat. Ayan na, may HIV ka na. At hindi na magagamot yan. Sorry.
Ilang beses tayong nagsiping simula nang umuwi ka. Kaya hindi malabong nahawaan mo rin ako. Sorry, Helen. I'm sorry. Uli na. Para magsisi ka. Dahil sa init ng katawan, sinira mo ang buhay mo at dinamay mo pa ako. Patawad. Pinagsisisiya ko na lahat. Sige. Patatawarin kita. Hindi rin kita hihiwalayan. Pero sana magsilbing aral na ito sa'yo. Sorry. Pangako, magiging tapat na ako sa'yo. Ang pangaliwa ay isang ugali ng taong walang respeto sa kanyang pamilya, asawa o karelasyon. Kaya maraming pamilya ang nasisira dahil pinaiira lang pagiging makasarili. Huwag nating hayaang mahulog tayo sa tukso. Kung mahal mo at may respeto nga sa iyong asawa o pamilya, magiging tapat ka sa kanila. Lalabanan mo ang anumang tuksong lumalapit sa iyo. Dahil kapag nasira na ang tiwala nila sa iyo, mamumuhay ka lamang na mag-isa at puno ng pagsisisi sa kanyang panahon. Mga nagsigalang Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Butia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Sanong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.